Hello, 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 hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay. Sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan, mga karaydon sa ating Panginoong Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 736 ng Ride On Ministry, March 18, 2022, araw po ng Friday. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His Words, Ride On with the Sound of Praise, Worship, Prayer, and Service. Tayo po ay sumandaling manalangin. Ayan po ninyo, O Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, na kami po ay sama-samang lalapit muli sa inyo upang Ikaw, Panginoon, ay aming muling makataupang palad sa pamagitan ng ganitong gawain pinagkatiwala mo, O Diyos. Pinupuri ka namin, sinasama, pinapasalamatan, at gayon din na kung saan hiling po namin na sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu ay kami po'y pangunahan, gabayan, pagpalain, punuin ng kagalakan, ng kapayapaan at ng pagkaunawa. Dulutan mo kami, Panginoong Diyos, ng maayos na internet at signal. Mahayag ang iyong pangalan. Maparangalang ka namin, Panginoong Diyos, lahat ng ito, Panginoon, alay namin sa iyo, in Jesus' name, Amen. Pagising sa umaga, naaalala ka, sasabi kang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nang gagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabi kang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nang gagaling sa'yo. Lakas ko ay nang gagaling sa'yo. Lakas ko ay nang gagaling sa'yo. Nang gagaling sa'yo. Yes, purihin po natin ang Panginoon sa panibagong araw na kaloob niya sa atin. Araw ng Biyernes at napakabilis ng panahon, di ho, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos.
Ngayon ay darako po tayo sa ating tatalakayin na ito ay karugtong ng mga nakalipas na ating pong natalakay. At nandun na tayo sa chapter 16 mula pa kahapon ng 1 Corinthians na sulat ni Apostol Pablo. At ito na din ang ating pag-aaral mula talatang 5 hanggang 12. Mga karay doon sa ating Panginoong Diyos. At ang ating pong tatalakayin dito ay merong kinalaman sa itinerary ni Apostol Pablo. Meaning na ito po ay patungkol sa kanyang balakin. Well, tingnan natin kung ano ang nais na ipabatid ni Paul dito sa ilang mga passage na ito. Dito po sa passage natin, mapapansin natin ang pagnanais ni Apostol Pablo na kung saan ay makadalaw o makatuloy dyan sa kapatiran sa Corinto. At yan ang isa sa mga nabanggit niya dito. Kung ating pong titignan lang ang talatang 5 na ito ang kanyang pagkakasabi, tutuloy ako riyan. Ibig sabihin mula doon sa kanyang kinaroroonan ay meron siya na balakin na tumuloy sa iglesia sa Corinto. Pero ang balakin na yan ay mangyayari ayon sa kanya mismo na pagkagaling niya sa Macedonia, na kung saan ay doon na mismo na binabalak ni Apostol Pablo na dumaan. At naman natin, si Pablo ay isang lingkod ng Diyos at napakasipag sa gawain ng pagbimisyon. Kaya ito ay bahagi ng kanyang missionary journeys na kanyang ginampanan sa panahon na kanya na kung saan ay siya ay nangabubuhay pa. Ngayon, ang iniisip at balakin ni Paul na iyan, hindi lamang iyong siya ay dadaan, kundi minamarapat niya na sa kanila ay magtatagal siya upang mas lalo niyang maging makabiling ng kapatiran sa Corinto at gayon din ang mga lingkod ng Panginoon na kanyang mga kamanggagawa. Ngayon, binabanggit ni Apostol Pablo sapagkat alam niya na itong kanyang balakin ay tatama sa panahon na kung saan ay taglamig. Kaya iniisip niya, plinaplano niya na sa kanyang pagdaan, pagdalaw sa iglesia sa Corinto ay doon siya magpaparaan o magpapalipas ng taglamig. At gayon din na isa sa layunin niyan ay upang sa ganon ay matulungan siya
sa alin sa mga susunod pa na kanyang lakbayin. Alam naman natin na si Paul ay hindi pumipirmi sa isang lugar at ganyan ng mga misyonero ng Panginoon. Kaya makita natin na itong si Apostol Pablo ay hindi ho basta-basta na kung saan ay arya ng arya. Lakad ng lakad o gawa ng gawa. Kundi ang mga ito ay kanyang mabuti at mahusay na plinagplaplanuhan. Na kung saan ay yan po ay napaka-importante sa buhay, lalo na sa mga lingkod ng ating Panginoon. At mamaya ay titingnan natin pansin patungkol dyan. Bagaman sa isipan ni Apostol Pablo, ay di pa niya alam kung saan na mismo siya paroroon. Ayon sa kanyang sinabi dito sa verse 6, pero nandoon ang kanyang desire na makadaan dyan sa Iglesia sa Corinto at makapagtatagal pa sa lugar na iyan. Ngayon, ang pinakaayaw ni Apostola Pablo ay yung basta na kung saan ay dadaan na lamang siya doon, na wala man lamang kaplano-plano at kung ano ang mga gagawin at ano ang mga isinasaalang-alang. Kaya doon sa verse 7 ay sinasabi niya, ayaw kong ako'y dadaan lamang dyan. Ibig kong magtagal ng kaunti. At isa sa magandang sinabi niya dito sa kanyang nasain sa kanyang plano at gagawin, kung loloobin ng Panginoon. Yes, nandoon ang kanyang desire, nandoon ang kanyang saloobin, nandoon ang kanyang magandang plano. Pero siya, lahat ay kanyang ipinagtatagubilin at ipinasa sa ilalim at isinasangguni sa Panginoon. Kung loloobin ng Panginoon na mangyari ang kanyang mga balakin. Which is good na maging sa ating mga buhay, mga kapatid sa Diyos, sino man naman tao na hindi ho nagplaplano? Sino man tao na kung saan ay walang balakin sa buhay? Sino man tao na walang naisin sa buhay? Lahat ng tao meron yan. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, pero ang kaibahan, sa buhay ng mananampalataya at merong pagkilala sa Diyos, sa gabay at tulong ng Diyos, sa naisin ng Diyos, at gayon din sa kapahintulutan ng Diyos. Kaya nga ho, nasa tao ang mga balakin pagpaplano. Pero ang katuparan ng mga iyan, napalakalin, napakalaking porsyento na kung saan ay siya
na siyang saligan natin na lubos na makatutulong. Kaya nga, merong mga balakin na kung saan ay hindi po natutuloy. Merong mga balakin na kung saan ay napakalaming mga hadlang, napakaraming mga sagabal. Merong mga plano na kung saan ay nakapagtatagumpay at naisasakatupar. Lalo na kung ang mga plano balakin na yan ay nakaayon sa kalooban ng Diyos, nakaayon sa ikabubuti, nakaayon sa panuntunan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya ayaw kong ako'y dadaan lamang dyan. Ibig kong magtagal ng konti. Para naman, yung panahon na igugugol ay merong maidudulot na mabuti. Merong pakinabang. Ngayon, isa sa mga mensahe na mapupulot natin dyan, yung quality ng buhay meron tayo. The quality of time na ating pong isinasaalang-alang. And of course, yung ano ang magagawa natin maging sa konting panahon at gayon din sa mahabang panahon sinasa buhay natin sa araw-araw. Gaano man karami ang mga balakin o plano, kapag hindi iyan nakasangguni at napapailalim sa kalooban ng Diyos upang sa ganon ay kanyang loobin na maganap, mangyari nang meron pang katagumpayan. Kaya usapin ng pagtitiwala sa Panginoon. Usapin ng pananampalataya. Usapin ng lubos na pagpapasakop sa ating Panginoong Diyos. That's why we have always that available time given by God to you and me and to all of us to come unto the Lord Jesus Christ. To present all of these plans that we have, and even includes in our pertinent prayer na isinasangguni sa ating Panginoong Diyos, and even to ask the Lord to bless all of these plans we have, sapagkat kung ang mga ito ay ipinagpapala ng ating Panginoon Diyos, merong katiyakan na kung saan ang mga ito ay merong katagumpayan. Well, ganun na kung saan si Paul ay hindi siya basta na kung saan ay lagad ng lagad at gawa ng gawa na walang plano at walang kaakibat na naipagkakatiwa sa Diyos. Kaya maganda yung sinabi niya, kung loloobin ng Panginoon. Yes. Hindi yung plano, hindi yung balat at paggawa na kung saan ay bahala na kung ano ang mangyayari. Tingnan natin kung nandun na tayo sa bridge. When we cross that bridge, bahala na. Pero hindi obre, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. At gayon din yung konteksto ng buhay na kung saan ay saka na lang. O kaya bukas na lang, marami pang pagkakataon.
Pero mga kapatid sa Panginoong Diyos, like the Apostle Paul, napakahalaga sa kanya ang pagplaplano sa bawat itinerario ng buhay, lalo na sa napakahalagang gawain ng Panginoong Diyos at maging sa pamilya at sa iba pang mga larangan ay napakahalaga ang mga ito. Ngayon, bagaman nandoon ang kanyang mga sinabi na mga balakin at nais niya na mangyayari upang sa ganon ay magtagal siya doon sa kapatiran sa Korinto, kung loloobin ng Panginoong Diyos, lalo na panahon ng taglamig sa panahon na iyon. Pero ang kanyang sinabi din doon sa verse 8 na meron siyang salitang ngunit. Ngunit, binabalak kong mananatili rito sa Epeso hanggang Pentecostes. Ngunit binabalak kong manatili rito sa Epeso hanggang Pentecostes. Mga kapatid sa Panginoong Diyos, that is indeed an issue of prioritizing. What to do first, what is second, what is third, and so on and so forth. Kaya nga, sinabi na Apostol Pablo sa verse 9, malaki ang pagkakataon na dini. Malaki ang pagkakataon na dini para sa ating gawain, bagamat parang mahad lang. You see, mga ka-ride on sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, sa mga pagkaplano at mga balakin at sa lahat ng mga elemento nito na mahalagang ikinikonsidera, dito mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, sinasabi ni Paul, ngunit binabalak kong mananatili rito sa Epeso hanggang Pentecostes. Ang kadahilanan ay nakikita mismo ni Paul at gayon din akong saan ay ipinaparating sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ng revelasyon din ng Banal na Espiritu. At nakikita na Apostol Pablo na kung saan ay malaki ang pagkakataon. For a great door in effectual is open. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, para ho sa ating gawain, bagamat maraming humahadlang. Kaya kay Paul ay every opportunity na kung saan ay naroon yung tawag ng paglilingkod. Opportunity na kung saan ay mas lalong kasangkapanin ng Diyos sa malaking pagkakataon para sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Well, mga kapatid sa Panginoong Diyos, ay isa din yan na napakahalaga sa planning. Kung paano na i-prioritize
At kung paano tinitignan ang lahat ng anggulo at gayon din ng pagkakataon at gayon din ng tawag ng paglilingkod. Lalo na para sa gawain ng Panginoon. And what is good and inspirational and challenging na timpong kapupulutan kay Apostol Pablo because of that for a great door and effectual is indeed open. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, for the gigantic work of the Lord that Jesus in the propagation of the gospel and even in the expansion of God's kingdom, which is indeed a higher percentage na isinasaalang-alang in terms of planning and prioritizing. Gayun din na kung saan ay makahuhugot tayo sa Kanya mismo. Dahil nga naman na kung saan kahit na napakaraming mga hadlang, the plan of God must go on. The will of God must go on. That great door and effectual is indeed open and upang sa ganun ay pag-ukulan ng pansin at pagkakataon. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, ibig sabihin nun si Apostol Pablo na ipinaparating ang lesson dito na kung saan ay ano ba ang mas tinitignan natin? Yaon bang malaking pagkakataon sa napakahalagang gawain na dapat matugunan? Doon ba tayo mas nakasentro o doon sa mga bagay-bagay na kung saan ay ayaw ko na ito, mahirap to, maraming mga kontrabida, maraming hindi makaunawa sa akin, at para bagang mahirapan ako dito, doon na lang ako na kung saan ay wala akong mga kontrabida, wala akong umahad lang. Pero si Paul iba eh. Malaki ang pagkakataon din para sa ating gawain, bagamat maraming humahad lang. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ano bang humahad lang sa buhay natin? Ano bang humahad lang, ano bang mga kadahilanan na kung saan ay bakit hindi tayo makababa doon sa gawain ng ating Panginoon Diyos? Nang dahil ba sa problema? Nang dahil ba sa sitwasyon meron tayo? Nang dahil ba sa anumang mga kadahilanan? Mga kapatid sa Panginoon Diyos, napakarami na kung saan ay mga kadahilanan. Pero kung nanaisin natin, ano mang kadahilanan ay hindi ho magiging hadlang. For in the Lord Jesus Christ, there's a way. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, kaya tularan natin sa Apostol Pablo ang kanyang paninindigan ng kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoong Diyos kung loloobin ng Panginoon. Kung loloobin ng Panginoon at gayon din tayo kung loloobin ng Panginoong Diyos na tayo ay kanyang kakasangkapanin sa isang pagkakataon na kung saan ay ukol sa gawain ng Panginoong Diyos, ano mang hadlang humaharang,
ano mang hadlang at maaring magpahinto sa atin. Ano mang hadlang ang maaring magpahina ng ating saloobin at gayon din ng ating pananampalataya. But we, if we have that is strong and steadfast of faith in the Lord Jesus Christ, with the fullness of our trust and obedience to Him and to His words. Mga kapatid sa Panginoon Diyos, ang makikita natin, ang focus natin mismo siya, at gayon din yung malaking pagkakataon para sa gawain ng Panginoong Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, kaya nga po binibigyan tayo ni Lord ng spiritual eyes, spiritual heart na nagagamit natin, spiritual mind, upang ma-perceive natin ang saloobin at kalooban ng ating Panginoong Diyos. Na anumang sitwasyon, anumang hadlang, we can indeed experience victory in the Lord Jesus Christ. And then in verse 10, mga kapatid sa ating Panginoon, ang sinasabi ni Apostol Pablo dito, pagdating diyan ni Timoteo, si Timothy na kanyang dinidisipulo na isang kabataan na nakasama din sa kanyang mga gawaing pagmimisyon na naihahanda niya, na bagaman siya ay isang kabataan, kanyang dinidisciple, inihahanda para sa gawain ng Panginoon na napakalaki ang pagkakataon. Kaya nga, pagdating diyan ni Timoteo, saan doon sa kapatiran sa Korinto? Ang kanyang pakiusap sa kanila ay itong si Timoteo ay kanilang pakisamahan nang mabuti. Upang sa ganun ay mismo itong si Timoteo ay mapanatag ang kanyang kalooban na mismo. Sapagkat itong si Timoteo ay katulad din mismo ni Apostol Pablo na naglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, dito ay makikita natin yung sa hanay ng mga lingkod ng ating Panginoon Diyos, this spiritual camaraderie. Yes, diyan ay nag-exist din kay Apostol Pablo na napakaganda yung kanyang ginagawang training at gayon din ng kanyang paggabay kay Timoteo. Sapagkat si Timoteo na isang kabataan na lingkod din ng Diyos na katulad ng Apostol Pablo, ibinibigay ni Paul lahat ng kanyang mga paggabay. Lahat ng magaganda at mabubuting bahagi ng kanyang mentoring ministry sa kanya. Hindi niya pinagmamaramod at hindi niya na kung saan ay sasabihin pa na pagdating ni Timoteo diyan ay huwag niyo siyang suportahan, huwag niyo siyang pagisamahan. Yes, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, pero ang kanyang puso, ang kanyang pagmamahal at pagsuporta kay Timoteo, siya'y inyong pakisamahan na mabuti upang mapanatag ang kanyang kalooban,
upang sa ganun ay maging matagumpay ang kanyang gawain, ang kanyang paglilingkod sa Panginoong Diyos, upang lalo pa siya na kung saan ay mas naihahanda sa mga iba pang malaking pagkakataon para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid sa Panginoong Diyos, kita natin dito yung espiritu ng ministerial ethics, mga kapatid sa Diyos, na nananalaytay sa puso at buhay ni Paul sa kanyang treatment kay Timoteo, na kung saan ay pinagkakatiwala niya na siya ay pagisamahan na mabuti, tulungan siya at gayon din ay upang mapanatag ang kanyang kalooban, lalo na kung saan ay siya ay isang kabataan. At lalo na kung ang kanyang mga harapin ay mga mahusay, mga adults at mga marunong. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, what a mentoring ministry, what an encouraging ministry, praying ministry, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, ito ay isang ehemplo na kung saan ay ang mga manggagawa ng Panginoong Diyos ay sila'y blinebless. Ang mga manggagawa ng Panginoon, sila'y ini-encourage. Ang mga manggagawa ng Panginoon ay sinosuportahan. Ang mga manggagawa ng ating Panginoong Diyos, pinapanalangin din. Ang mga manggagawa ng ating Panginoon Diyos, tinutulungan na. Di ba, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos? And same is true sa manggagawa ng Panginoon sa kapatiran. Kaya nga si Jesus, tinanong niya si Pedro, di ba, doon sa mga bahagi ng The Gospel of John, tatlong beses na tinatanong, minamahal mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Siyempre, sasagutin ni Pedro, opo, 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 iniibig ko po kayo. Pero mabigat ay pagkainin mo ang aking mga tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Pagpapakain at pangangalaga. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, which is indeed the pastoral task or ministry ng lingkod ng Panginoon at gayon din ang kanyang administrative, managerial and leadership task and ministry na napakahalaga. Aside from that prophetic ministry na ginagawa, mga kapatid, sa Panginoong Diyos. Ngayon, sa verse 11, na napaka-importante rin na tagubilin ni Paul sa kapatiran sa Corinto, na kabahagi ng kanilang pagsuporta kay Timoteo. Huwag ninyo siyang hamakin. Huwag ninyo siyang hamakin. O sa isang pangungusap ay huwag ninyo siyang maliitin. Diba? O sa ibang pangungusap ay huwag ninyong sukatin mula ulo hanggang talampak at bawat himay-may ng kanyang human existence. Di ba, mga kapatid sa Panginoon Diyos, maging sa iglesia ay merong mga mapanghamak? Meron po ba? Nagtatanong po tayo at hindi po tayo nagjudge.
Gayon din sa iglesia na kung saan ay meron na kung saan ay minaliit ng manggagawa ng Panginoong Diyos. Meron po ba? Ako pinagtatanong, hindi po ako nag-judge. Meron din na kung saan ay mas napakaraming mga negatibong kritisismo sa manggagawa ng Panginoon kaysa doon sa iilan na kung saan ay magaganda rin na comments. Meron isang pangyayari na kung saan ay isang lingkod ng Panginoon na destino sa isang katamtaman na laki ng church. Ilang weeks pa lamang siya sa church na iyon. Siyempre, isa sa gawain ng lingkod ng Panginoon ay mag-sermon every Sunday. Well, na kung saan ay merong like o doon na kung saan ay activity na every Sunday nasa church. Na kung saan ay mapanghama o kay mapangkritisismo. Unang kanyang puna, pagkatapos ng service ay, Pastor, napakahaba ng sermon nyo. Wala akong naintindihan. Aba. Pwede ba iklian mo sa susunod na linggo? The following Sunday, iniklian nga ng pastor. Pero pa rin po na kung saan ay mahaba pa rin, Pastor, ang sermon mo. Na tinaantok ako. So, munod na linggo, yes, pinaiklian ng pastor na ito ang kanyang sermon. Meron pa rin negatibong puna at mahaba pa rin, Pastor. Antok pa rin ako at hindi ko pa rin maintindi. Ngayon, ang sumunod na linggo na saan binasa ng pastor ang setas pagkatapos ng ilang pananalita, winakasan na siya ng amen. Pagkatapos ng worship service, ang sabi naman ng like kung mapagpuna at mapanghama. Ang ikli naman yung sermon mo, Pastor. Well, the following Sunday, dinagdagan niya ng konti. After the worship service, sinabi naman ng like ko na kung saan ay maikli pa rin, Pastor. Sabi ng pastor, ano nang gagawin ko nito? Diyos ko po, every Sunday ay merong puna. Ano nang gagawin ko nito? The following Sunday, ang ginawa ng pastor ay bumasa na siya ng passage. Pagkatapos, mabasa na ng passage, yan na po ang sermon ko pagkatapos nanalangin na. Meron pa rin puna ng pumupuna. Pastor, bakit wala tayong sermon ngayon? Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, hirap kaya maging pastor, ano po? Meron ng isang pastor na 1,000 membro, 1,000 katao na kung saan ay magkakaiba na kanyang pagigisamahan. Well, si Pablo, wag ninyo siyang hamakin, sa halip ay tulungan ninyo upang makabalik din ng masaya. Sapagkat siya ay hinihintay ko at ng mga kapatid.
Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, well, hindi maalis yung comments o kritisismo. Pero mga kapatid sa Panginoon Diyos, bagaman meron tayong mga comments, pero kinakailangan din na ginagawa in a constructive approach na meron din kaakibat na kung saan ay ano bang gusto mo? Ano bang option mo? Baga naman ikaw lang yung laging putak ng putak at wala ka naman may bibigay na mas maganda. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, yan ay inaawit natin sa imno. Masaya ako sa paglilingkod, yes. Kailangan din akong sanay may saya sa paglilingkod sa Panginoon. Nice din ni Paul na kung sanay kapag natutulungan ng manggagawa ng Panginoong Diyos ay makakaramdam ng kasayahan ng kagalakan. At lalong maa-uplip at lalo na kung saan ay mainganyo sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Well, sa magkakaibang konteksto at lalo na sa mga konteksto na kung saan ay mismo sa Apostol Pablo na nagsasabi, bagamat maraming humahadlang, there must always be that opportunity of grabbing that great door and effectual which is indeed the open. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kaya mas nakatutok sa Kanya at mas nakatutok sa mga bagay-bagay na kung saan makapagpapalakas. Though ang mga comments ay nakatutulong din for improvement. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. And then sa last verse nitong talakayin natin, ang sinasabi ni Paul tungkol naman kay kapatid na Apollos. Mahigpit ko siyang pinakiusapan dumalaw diyan kasama ng mga kapatid. Ngunit hindi pa makapaririyan, dadalaw siya kapag nagkaroon ng pagkakataon. Mga kapatid sa Panginoon Diyos, this is indeed an approach of leadership, of management, mga kapatid sa Panginoon Diyos, lalo na sa gawain ng ating Panginoon. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, dito nga sa itinerary na Apostol Pablo na ating pong binalangkas sa pagkakataon na ito, mga kapatid sa Panginoon. Nais kong iwan sa inyo na napakahalaga po ang pagbabalak, pagpaplano, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Hindi yung basta arya ng arya, hindi yung basta-basta na kung saan kilos ng kilos na kung saan ay walang mga pagplaplano sa buhay. Lalo na sa church, sa pamilya at saan man na larangan, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Merong mga pangmaiklian na mga plano, merong pangkatamtaman at merong long range na mga plano na mahalaga, mga kapatid sa Panginoong Diyos, na kabatay kung anong meron tayo na pangitain. Ano man meron tayo na misyon, ano ba ang mga layunin, goals and objectives, ano ba ang niyayakap natin na panuntunan na nagsisilbing core values natin, at ano ba yung mga detailed na plan of action and all supplemental details na makatutulong in the implementation of ng ating mga balakin at plano sa buhay, na kung saan ay sinasama pa rin natin sa panalangin, sinasangguni natin sa Diyos, at gayon din na kung saan like the Apostle Paul,
kong loloobin ng Panginoon. With all these plans, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, ay ang mga ito ay nagagawa nang merong pagtutulungan bilang kapatiran ng Panginoong Diyos na merong mga kasangkot para sa ikatatagumpay ng gawain ng ating Panginoon. Well, gayon din sa ating pang-araw-araw na buhay na kung saan ay napaka-importante ang mga planning. Pero ako nabasa na kung saan ay ito po ay sinulat ni Tonki Hendrick. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, ng title ng kanyang isinulat at kinuha ka lamang yung pinaka-summarize nito. Dramatically improve the way you plan today. Dramatically improve your plan today. And meron siyang 7 na kung saan ay kanyang sineshare. Una, para sa kanya, write out your plan every day. Write out your plan every day. Napaka-importante ito. And then, secondly, plan at the same time every day. Plan at the same time every day. Well, napakahalaga po yung pagsusulat. In connection sa planning at gayon din na ito ay plano na makatutulong hindi lamang sa pang-araw-araw kundi even looking beyond the everyday detailed plan meron tayo sa buhay natin. And then, number 3 na kanyang sinasabi, brainstorm a quick to do a list. Kakibat niyan yung pagplano, pagsusulat, ano ba yung nasa utak natin at gayon din kapag nag-brainstorm tayo. Sinusulat natin ano yung mga quick na maaari natin na maisulat ayon doon sa ating brainstorming process of planning, mga kapatid, sa Panginoong Diyos. Ang mga iba, merong ganito nakahaba. Ang mga iba, merong mahaba. Ang mga iba, merong 3 to 5 pages and so on and so forth. Mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, napakahalaga yan. Lalo na sa mga mag-asawa, sa pamilya na kung saan nag-uusap, nagplaplano, nagbrainstorm, nagsusulat. Mga kapatid sa Panginoon Diyos, yan naman ang na-appreciate natin sa ating miss na kung saan ay lagi nagsusulat yan. Yes. Kapag, sa araw na ganito ay lalabas ka, tiyak yan ay meron na nakasulat. 1, 2, 3, 4, 5, yes. At gaya din na kung saan ay alis ka sa oras na ito, at kailan nakauwi ka na sa oras na ito, at okay na, pagbalik mo ay na kung saan ay maglalagom ka na. Saan yung mga resibo nito? Magkano ang natira? Ganito, ganyan, ganyan. Yes. And then, the following day, plano na naman. Yes, brainstorming. Bakit itong nabili mo? Tinignan mo ba yung expiration dito? Yes. Bakit walang resibo dito? O kaya, bakit kulang ng piso? Ayan naman ang aking business sa iyo kanya, na CPA yan eh. Hanapin kahit yung singkong diling kapag nawala yan. Bahagi ng kanyang brainstorming evaluation. Ayan nga. I-liquidate mo yan. Yes. Araw-araw merong liquidation at lalo na sa mga bagay-bagay na mga gastusin, mga gawain, which is indeed part of brainstorming, evaluation, assessment, mga kapatid sa Panginoon. Napakahalaga yan sa ating mga buhay. Yes, write out your plan every day.
plan at the same time, everyday brainstorm a quick to-do list. Mga kapatid, sa Panginoon, sinusulat yan sabagat tayo ay prone tayo na kung saan ay makalimot kapag sinusulat natin yan. Mga kapatid, sa Panginoong Diyos, nare-remind tayo. Gayon din pang-apat na kanyang sinasabi, divide your task list between work and life. Mga kapatid, sa Panginoong Diyos, napakahalaga din yan. Na kung saan ay yan ay usapin kung ano ang priority at kung ano yung first step, kung ano yung dapat unang gawin at ano yung susunod, at gayon din kung paano tinitimbang ang lahat patungkol sa buhay at gayon din sa trabaho. Mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, hindi na maobra na kung saan eh, trabaho ng trabaho, at gayon din kahit na hating gamin na trabaho na, madaling araw na trabaho na, at naghihina na, yes, affected din yung life na din at gayon din. At maging yung trabaho ay affected din. Yes, we need to know on how we can divide such tasks list natin between work and life, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Lalo na sa panahon na ito na kung saan napakahirap po ang ating mga pinagdadaanan. Napakahirap ng sitwasyon sa panahon na ito, mga kapatid, sa Diyos, at napakahalaga upang sa ganun sa ating pang-araw-araw na pagbabalak, pagpaplano ay nagkakaroon ng daily improvement, amendment na makatutulong sa atin. Well, number 5 na kanyang sinasabi, identify two things that must be done today. Napakahalaga yan. Identify two things that must be done today. Mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, which is two primordial priority, mga kapatid, sa Panginoon. Beyond other priorities we have for the day. Ano ang magagawa natin lamang sa araw na ito? Yes, sapagkat hindi naman natin magagawa ang lahat para sa isang araw lamang, pero sa bawat araw ay ma-identify natin kung ano ang dalawang bagay o gitpa na kung saan ay kinakailangan natin pong magawa. And then number 6, include some quick tasks. Ano yung mga gampanin, yes, pananagutan sa bawat araw na kung saan kinakailangan ng agaran na pagtugon. Mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, paano natin mabalanse ang lahat? Paano natin na kung saan ay nagkakaroon po ng maayos na daloy ng ating paggampan sa anumang plano, balakin meron tayo sa bawat araw? Mga kapatid, sa ating Panginoon, number 7. Well, sa lahat ng mga sinabi mula 1 hanggang 6, lalo na doon sa brainstorm a quick to list, at gayon din sa number 1, write out your plan every day, number 7 na point na sinasabi dito. Kapag meron tayong nakalista na kung saan ang mga plano balakin sa bawat araw, yan man ay pang isang araw, yan man ay pang maiklian na mga plano at pang mahabaan na mga plano sa buhay. Kapag meron nakalatag nakasulat, we can refer back to our list often. Mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, kaya nga ho, kung ano yung plano ko ngayon makasulat, yung ngayon ay batayan natin. Na-accomplish ko ba ito? Yes, check. Na-accomplish ko ba ito? Hindi. Yes. Pending? Yes. Pa-evaluate natin. At gayon din na kung saan ay ma-improve natin. Kaya nga maging sa Apostol Pablo ay
sa kanyang mga balaki na kung saan kapag dumating yung panahon na kung saan nakikita niya na mas mayroong mas unahin. Kaya nga dun sa verse 8, sinabi niya, ngunit binabalak kong manatili rito sa Epeso hanggang Pentecostes, bagaman nandun ang kanyang urgent na pagnanais na makapunta, makadaan sa iglesia sa Corinto ng mahabang panahon. But because of that, for a great door and effectual is indeed open unto him, mga kapatid sa Panginoon Diyos. Kaya sinasabi niya, there are many adversaries, bagamat maraming mga hanlang. Pero hindi nagtatapos yun. Kundi, kung meron mang mga plano na hindi ho nagkakaroon ng realization. Pero as part of creative thinking, creative preparation, upang sa ganun ay nandun pa rin ng gawain ng Panginoon ay nakapagpapatuloy kayang sa issue ng managemental leadership. Kaya sinasabi nito, pagdating dyan ni Timoteo, siya ay pakisamahan din yung mabuti upang mapanatag ang kanyang kalooban, sapagkat siya ay lingkod din ng Panginoong Diyos. Huwag ninyo siyang hamakin. Sa halip, tulungan ninyo upang makabalik din ng masaya, sapagkat siya ay hinihintay ko at mga kapatid. And same is true with Apollos. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, ay meron hong mga bagay na kung saan kung hindi mo man magampanan ng isang bagay because of your creativity and innovativeness, you can expand your life, your talents, your skills using the law of leverage. Bagaman ikaw ay isa, pwede kang maging tatlo, pwede kang maging apat, pwede kang magpakarami. Because of your impact of leadership, because of your impact of training, equipping other people na kung saan ay maaring gamitin ng Panginoong Diyos, na bagaman hindi ikaw ang naroroon, parang ikaw ang naroroon sapagkat merong naihanda na lingkod ng Panginoong Diyos na gagawa ng mga bagay-bagay na kung saan bagaman ninanais mo na yun ay gawin. Well, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, napakahalaga ito sa pag-atusapin ng planning at gayon din balakin patungkol kay Apostol Pablo sa anumang kanyang mga itineraries. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, sa ating mga pag-aaral ay meron tayong maalala na kung saan ay four types of plan, mga kapatid sa Panginoon Diyos. Four types of plan. In our planning process, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, una, meron tayong tinatawag na operational planning. Operational planning na kung saan ito po ay patungkol sa mga bagay-bagay na kung saan ay kinakailangan na mangyari. That is indeed operational planning. At kayo din na meron tinatawag na strategic planning, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Na kung saan yung strategic planning naman, mga kapatid sa Panginoon, na ito po ay merong kinalaman kung bakit kinakailangan na ang mga ito ay mangyayari. Yan ay sagot po ng strategic planning. Doon sa operational planning, patungkol sa mga na kung saan ay kinakailangan po na mangyari.
Pero pagdating na sa strategic planning na kung saan ay may kinalaman na, na kung saan ay bakit kailangan na mangyari ang mga ito. At pangatlo na type ng planning, mga kapatid sa Panginoong Diyos, tactical planning. Na kung saan ang tactical planning sa isang summarize na thought patungkol dito. Na ito naman ay nagdi-describe, mga kapatid sa Panginoong Diyos, ang mga hakbangin at gayon din ang mga pagkilos. Describes the steps and actions that must be taken to achieve the goals mula sa strategic planning, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Kaya nilalatag, ano ba yung mga hakbang natin na gagawin? Ano ba yung mga karampatang pagkilos natin upang sa ganon yung layunin ng strategic na atin pong pinag-usapan at pinagplanuhan ay mangyayari. Kaya nga ho, napakarami mga tanong ay na why? Yes, bakit natin gagawin? Bakit yan? Bakit ganito? Bakit ganire? So many bakit? Na kung saan ay mailalatag natin ang mga steps at gayon din ang mga action so that it will become a plan of actions in conjunction with that operational and strategic planning that we have. And of course, in conjunction with that vision we have, that mission, that goals and objectives and core values that we have. And then number four, na kung saan na type ng planning, contingency planning, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, na kung saan na ito naman ay plano na nakadisenyo upang sa ganon ay iyong mga bagay-bagay na panghinaharap na mga gawain na posible na mangyayari. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, combining all of these four types of planning, mga kapatid sa Panginoong Diyos, makatutulong sa atin ito, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na pagsasalang-alang in terms of priorities na napaka-importante sa atin. Like, identifying two things that must be done today and even for tomorrow and even beyond 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, whatever, mga kapatid sa Panginoon Diyos. Well, sana we consider these four types of planning: operational planning, strategic planning, yes, tactical planning, and contingency planning, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, including this, dramatically improve, yes, the way you plan today, mga kapatid sa Panginoon, and even considering the thoughts of the Apostle Paul as speculated in this passage na kung saan ay ating pong tinalakay. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, last point, bago tayo magtapos, mga kapatid sa Panginoon. Balikan natin yung item number 2. Yes, ng types of planning, strategic planning, na kung saan ito ay merong kinalaman sa mga bagay-bagay na kung saan ay bakit natin ito ay kinakailangan na gawin at bakit kinakailangan na ito ay mangyari. Well, that is strategic planning. Well, ano ba ang mga hakbangin o steps ng mga proseso ng patungkol sa strategic planning, mga kapatid sa Panginoong Diyos? Dito sa strategic planning, unang-una, dito po natin na kung saan dinidetermine, inaalam natin kung ano yung magiging strategic na position natin, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos.
At gayon din, secondly, dito na kung saan ay naiprioritize ang ating mga objectives. At gayon din na kung saan ay lalo natin na ma-de-develop, mga kapatid, sa Panginoon Diyos. Itong natura na strategic na planning natin, mga kapatid, sa Panginoon Diyos. At gayon din, makatutulong sa usapin ng strategic planning, mga karayon, sa Panginoon Diyos on how we indeed successfully execute and manage anumang plano meron tayo, mga kapatid, sa Panginoon Diyos na dumaan sa operational, yes, planning, strategic planning, including tactical planning and contingency planning. And number 5, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, on the steps of strategic planning, mga kapatid, sa Panginoong Diyos, na nandyan lagi yung availability of reviewing and revising the plan that we have, mga kapatid, sa Panginoong Diyos. Because nagkaroon din tayo ng assessment, evaluation, saan tayo mahina, saan tayo malakas, saan tayo bisa, saan tayo na kung saan ay magkaroon ng amendment. Well, mga kapatid, sa Panginoong Diyos, napakahalaga po itong pinag-aaralan natin. Like the Apostle Paul, mga kapatid, sa Panginoon Diyos, whether we like it or not, sa buhay natin, sa daigdig, tayo man ay lingkod ng Panginoon, tayo man ay kabahagi ng isang pamilya, sa isang lipunan, o anuman meron tayo karir, anumang pinag-aabalan natin sa araw, planning is important. Napakahalaga yan. At gayon din, ay tayo ay inaasahan na mabuting planner ng ating Panginoon. And even in the execution of all these plans that we have in life. Ngayon, balikan natin ang sinabi ng Apostle Pablo. Kung loloobin ng Panginoon. Yes, lahat ng mga ito na meron tayo mga plano ay ating pong pinagkakatiwala sa Panginoon, pinapanalangin natin at nire-request natin ang patuloy na blessing ni Lord, ang kanyang pagsang-ayon, upang ang mga ito ay makapagtatagumpay at ating pong maisa sa katupad. Well, mga kapatid sa Diyos, napakahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay, pagplaplano at paggawa ng mga ito na laging kasangkot, kabahagi at tagapanguna ang ating Panginoong Diyos kay Kristo Jesus at gayon din ang kanyang banal na Espiritu. At ang kanyang mga salita, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lati magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Well, bukas, mga kapatid, sa Panginoong Diyos, that will be the culminating nang pag-aaral natin ng buong 1 Corinthians na sulat ni Apostol Pablo. That remaining verses 13 to 24 ng 1 Corinthians chapter 16. That would be concluding a message of the Apostle Paul ng mga pangmas na kanyang pananalita. At pagdating natin na bukas, pag natalagay natin, sasabihin natin na kung saan ay it is finished. Pero hindi pa natapos ang laban natin sa gawain na ito. Huwaming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa inyo pong mga pinadaloy sa amin na kaisipan at mga pangaral, Panginoon. Gawin mo kami, Panginoong Diyos, katulad na Apostol Pablo, na merong kakayanan na magplano sa mga balakin, Panginoong Diyos, nang naaayon sa iyong kalooban, sa iyong naisin, Panginoon. Lahat ng ito ay makapangyayari kapag ikaw, Panginoon, ang siyang higit na nasa amin.
ang gabay, pagtulong ng Banal na Espiritu, gayon din ng mga salita mo na nagbibigay sa amin, O Diyos, ng kabusugan espiritual, kaalaman at karunungan, pagkaunawa at kakayanan upang sa ganun, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay. Makita mo kami, Panginoon Diyos, na nagpapatuloy, nakapagtatakumpay dahil sa iyo. Ano man ang mga hadlang, we can indeed experience victory. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lari magsabi ng Amen sa Ginoon. Kayo na ibatiin natin na mga kapatid natin na kung saan ay birthday po nila sa araw na ito. Ang kapatid na Jingjing Ariola, Jose Gamboa Jr. ng San Mateo Isabela, Kevin Tangonan ng Tuguegarao City, Cagayan, at gayon din ang kapatid na Seni Gamiao Delia Agpalsa ng San Mateo Isabela. Ito lamang po mga pangalan na kung saan ay birthday po nila sa araw na ito. Meron pa mga iba. Yes, 100... Yes. Yes, meron mga isa na kung saan ay inabot ng 101 years old. Ito po ay isang ina, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, na pinagpala siya ng Panginoon ng mahigit na 100 na taon ng kanyang buhay. Mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, walang iba kundi ang mother ng kapatid na Arnold Bautista na nandun sa bandang Texas sa USA, yung kanyang mother mismo. Yung anak? Arnold. Yes. Nasa Pangasinan siya. Ah, nasa Pangasinan yung kanyang mother, yes. Kahapon, kagabi yung aming meeting, ano ba, with five men dyan sa bandang SM City ng Molino, Bacoor City, Cavite. Yes. Dalawang congressman at gayon din ng ilang mga pastor, evangelist. Kung saan ay nakwento ng isang evangelist na na-lockdown doon sa Japan noong kanyang binisita yung kanyang asawa na naroon. Pero nakauwi na noong November. So dahil mula nung nag-pandemya. So, sabi niya ay ang problema daw doon sa Japan ay hindi ka makakita ng lugar na kung saan ay marumi. Lahat daw ay malinis. At gaya din na kung saan ay marami na kung saan senior citizen ay nagtratrabaho ang malalakas pa. At gaya din na sa halip na sumasakay paraw ng kotse, nagbibisikleta. Gayon din na kung saan ay talaga naman naglalakad sila. At marami daw na kung saan umaabot ng mahigit na 100. Yes. Na edad ng kanilang taon. At meron pang matatanda na kung saan ay trabaho. Hindi kasi pag senior citizen ay huwag ka na diyan, huwag ka nang pipilin. Pero sa kanila, hanggat kaya mo na magtrabaho kahit ikaw ay senior citizen ay nakapagtrabaho. Well, yung kahalagahan ng exercise, kahalagahan ng diet at mga iba pa, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes, purihin ka, Panginoon. Yes. Sino yung sinasabi mo na may birthday pa? Ang kapatid na JC Ranjo Serranilla ng Barrio Militar ng Palayan City, Port Magsaysay, Nueva Ecija. Waming ama at aming Diyos sa kanyang 70 years old.
Nakikisa kami, Panginoon Diyos, na nagpapasalamat sa bawat isa, Panginoon, na celebration ng kanilang birthday sa araw na ito. Salamat po sa bawat buhay nila na inyong pinagpala ng buong nakalipas na maraming taon. At ngayon, Panginoon, ay haharap sila sa panimulang araw ng buong taon na kanilang lalakbayin, Panginoong Diyos. Lord, inyo po silang samahan sa kanilang pagpapasalamat at pagtatalaga ng kanilang mga buhay at lahat pa na kanilang maitalaga sa inyo, Panginoong Diyos. Dulutan mo sila, Panginoon, ng ibayong kagalakan. Marami pa na darating na birthday ng bawat isa sa kanila, Panginoong Diyos. Nalipos ng iyong kasaganaan, ng iyong pag-iingat, proteksyon at pagliligtas at gayon din ng iyong pagkakalob sa kanila ng maayos, nakalusugan at matibay na pangangatawan. Tulungan mo sila, Panginoon, upang sila makapagtagumpay sa araw-araw sa iba't ibang larangan and even to bless the family they belong. Their livelihood, their faith and spiritual life, O Lord Jesus Christ. At sa mga sanggol, Panginoon, pagpalain mo sila ang kanilang mga magulang at gayon din, Panginoon, ang kanilang mga pangatawan. Lumagi sila na kaaya-aya, mabuting mamamayan at sa kalaunan, Panginoong Diyos, ay makapanampalatay din sila sa inyo. Makatatapos pa sila ng pag-aaral at gayon din na magiging maganda pa ang kanilang kinabukasan. Yes, Lord, lahat po sila ay amin pong pinagkakatiwala sa inyo. Sa tanging pangalan ni Jesucristo, ito pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Mabuhay ka na at pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos sa banal upang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig na wang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Hiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na wang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin binamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan natin lahat po ng may birthday sa araw na ito. Gayun din mga salvation nilang sa araw na ito. Ito naman natin kanyang mga mapilyang pinabibilangan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes, meron ba tayong mga prayer requests sa pagkakataon na ito? Mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, type natin at send natin. Kung birthday ng isa sa inyong mga pamilya, ay inyo pong itay ba disend at yan magiging mamaya. Yes, ambula sa chat group ng Metro Republic of Barson Methodist Regional Conference ng Pilipinas as per informed by District Superintendent District
Supervising ng Minister Reverend Paul de la Cruz ng Church by the Highway, Bacolod City, Cavite. Yes, magandang umaga mga kamanggagawa. Pumanaw na po ang ating kapatid na si Ma'am Cathy Laos. Patuloy lang po natin isama sa panalangin ng buong pamilya Laos at ang Church by the Highway kasama na rin ang Christian Values School. At gayon din kung saan ay added sa kanyang mensahe, if you can help po, please do so at thank you. Let us bring Cathy home, yes, sapagat doon siya namatay sa bandang Bohol. Besides, good morning. May we humbly ask again if you can donate so we can bring home our beloved Cathy back to Cavite. She suffered from an accident while in Bohol and was admitted there in the ICU until today. We need to raise at least 250,000 for her remaining hospital bills and for her transfer from Bohol to Cavite. Yes, Conrado Laos Jr., ang kanyang asawa. BDO account 00121186579 00121186579 and GCash ng si Catherine Laos, ang kanilang anak. Catherine, yung siya mismo yun, yes. 09086361859 09086361859. At gayon din na June Laos, 09162140097 09162140097. Yes, Lord Jesus, napakaikli ang buhay ng tao. Katulad po ng aming kapatid na Ma'am Educator Cathy Laos na nasa Bohol at dahil nga sa aksidente ni Panginoon ay hindi siya nakatawid. Sa landas ng buhay na ito, Panginoong Diyos, physical. Anak mo, Panginoon, na nagsilbi bilang chairman, chairperson ng council ng church by the highway at gayon din bilang isang may mahalagang posisyon din sa Christian Values School ng church dito sa Bacolod City, Cavite. Mga masugid na mananampalataya naglilingkod sa inyo, Panginoon. In terms of leadership and ministry and services na kanyang ginagampanan, na ginampanan, na kailanman, Panginoong Diyos, ay hindi ho makalimutan ng kanyang iglesia na kinabibilangan at gayon din ang paralan. Gayon din, Panginoon, na kung saan ang kapatid na Cathy Laos ay nagsilbi din bilang Regional Conference Secretary ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference, Panginoon. Lord Jesus, di man ginusto na kung saan ay mangyari ang aksidente ito. Pero isang aksidente na kung saan ay naganap. Panginoong Diyos, sa gitna ng kalungkutan at pasakit na ramdam at naranasan ng buong pamilya, ang isawa yun din ng
kanilang mga anak at pati na Panginoon ng Church by the Highway at gayon din ng Christian Values School sa lahat ng bumubuo dito. Even in the regional conference level, O Lord Jesus Christ, and even the community. Mga paglilingkod at ministeryo, Panginoon, na kailanman di makalimutan at makapagbibigay pa ng patuloy na inspiration at kalakasan, lalo na sa mga kabataan, mga estudyante na kung saan ay dumaan din sa Kanya bilang naging guidance counselor at maging sagaway ng Church, O Lord Jesus Christ. Kaya nga po, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo upang ang buong pamilya at gayon din ang mga institution na ito na Kanyang pinaglingkuran. Maaari po ba, Panginoon Diyos, na inyong pangiparanas sa kanila ang iyong mapagmahal? Na aruga na makapag dulot sa kanila, Panginoon, ng kaaliwan. At gayon din ang patuloy na kalakasan dulot ng iyong mga salita at din ng presensya at paghahari ng iyong banal na Espiritu. Lord Jesus, may they continue to embrace also that hope for resurrection and everlasting life. Gayon din, Panginoon, the blessing that they need, O Lord, the Jesus Christ, sa panahon na ito. Upang sa ganun, Panginoon Diyos, the remaining amount of 250,000, Panginoon Diyos, na kanilang hospital bills ay mabayaran, Panginoon. Lord Jesus, kayo po ang siyang umipo sa sino man na maaring inyo pong kasangkapanin upang makatulong, Panginoong Diyos, sa pamilyang ito. At gayon din upang sa ganun ay maibalik dito sa Cavite ang kanyang labi, Panginoon, mula sa Bohol. Lord Jesus, yan po ang aming panalangin sa kanilang lahat. And unto thy hands, O Lord, that Jesus Christ, we indeed entrust and fully commit the whole body, spirit, and soul of Mom Educator Glorified Kathy Laos, your continuing care over her and your reign over her, O Lord, in the heavenly realm. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin, lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Not only glorified Kathy Laos, kahit sa sino pa man, Panginoon, saan man dako sa Pilipinas o iba-ibang mga bansa na kung saan ay meron din karanasan na nangawalan ng mahal sa buhay because of the reality of death, kung ano man na naging kadahilanan, maaring pandemya, maaring sa iba pang sakit o ano pang pangyayari, o maging dahil sa nangyayaring gera, Panginoon, sa bandang Europa, O Diyos, particular sa Ukraine. May you continue, O Lord Jesus Christ, to extend manifold comfort of your love, the strength that they need, the hope and the blessing that they need, O Lord, Jesus Christ, and all of them,
who pass already, we indeed commit unto you. O aming Ama at aming Diyos, for the healing ng lahat ng mga cases ng pandemic, sa lahat ng dako, Panginoong Diyos, marapatin mo na sila po ay gumaling na po ng tuluyan. Ma-restore, makarecover, at gayon din na sila, Panginoon, ay maging okay na po ang kanilang mga kalusugan at pangatawan, gayon din na matutukunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Yan man ay usapin ng spiritual, yan man ay usapin ng financial, morally, mentally, and so on and so forth, O Lord Jesus Christ, even to bless its family they belong. Gayon din, Panginoon, sa lahat po ng may pinagdadaanan po na karamdaman. Aming Diyos at aming Ama, katulad po ng kapatid na Rosa Perry, sa kanyang intestinal obstruction, na sana po ang kahilingan na hindi na siya maoperahan, marapatin niyo, Panginoon. Magaranas, Panginoon, ang kapatid na ito ng kagilagilalas na pagkilos mo sa kanyang buhay, para siya ay gumaling, Panginoon, ng lubos. Gayun din na kapatid na David Ferry, para po sa kanyang patuloy na recovery, the healing, and even for the normalization ng kanyang blood sugar, including Brother Renilio Langit Guyano, Panginoong Diyos. For their complete healing recovery, O Lord, marapatin niyo, Panginoon. And even to bless the whole family of Perry at the Guyano family, O Lord Jesus Christ. Gayon din, Panginoon, ang kapatid Elizabeth de la Cruz Analias, para po sa kanyang patuloy na kagalingan at recovery, marapatin niyo, Panginoon. Bless mo, Panginoon, buong pamilya ng Analias. Gayon din ang kapatid na Ramon Celestra, na nasa Dasmariñas City, Cavite, dahil meron pong bara sa ugat ng kanyang puso, Panginoong Diyos. Ano man na inilalapat na medical procedure sa kapatid na ito ay maging mabisang kaparaanan. At kung naisin niyo rin, Panginoon Diyos, na ang bara sa kanyang puso ay lumabnaw at matunaw, Lord Jesus, gawin po din niyo sa kanya. Gayon din, Panginoon, for good health and wellness and normalization ng sugar level, at maging sa kolesterol ng kanyang mahal na ina, Amelita Celestra ng Talim Island, Panginoon, pairugan mo, Panginoong Diyos. And even to bless the whole family of Celestra, gayon din, Panginoon, kapatid na Belen Ilustrisimo Ligan, para po sa kanyang total healing and recovery, marapatin niyo, Panginoong Diyos. Bless mo, Panginoon, Ligan family, at gayon din ang kapatid na Jane Loa Macan, na meron pong heart disease, at gayon din na mag-negative sa cancer ang kanyang breast mass, O Lord Jesus Christ. Tulungan mo ang kapatid na ito nang gumaling ng tuluyan at umalis, Panginoon, ang disease na yan na nasa kanyang puso. Yes, pagbalay mo siya, at gayon din ang Macan family at ang kapatid na Dimitri Abuesa, Panginoon, na meron pong breast cancer stage 3B. Lord Jesus, ang kapatid na ito ay marapatin niyo na siya po ay makalaya sa kanyang cancer na pinagdadaanan. Nagumaling siya ng tuluyan, Panginoon.
maranasan niya, Panginoon, ang pambihirang kagilagilas na pagkilos mo sa kanya, Panginoon. And even to bless, O Lord Jesus Christ, Demetria and the whole family of Ebuesa. Yes, indeed, Sherwin Baldwin, we entrust unto you for the normalization of his blood sugar, O Lord Jesus Christ, marapatin you. Even for good health and wellness and healing, and bless the whole family of Baldwin. Gayun din, Panginoon, ang kapatid na Rustico Apolinar ng Hermosa Bataan. Yes, Lord Jesus, magministeryo din po kayo sa buhay at kalusugan ng ama ng tahanan na ito na nasa pagamutan, Panginoon Diyos. Maari po ba, Panginoon, na dulutan niyo siya ng kagalingan, malakas na pangatawan, at makarecover siya ng tuluyan, Panginoon, and even to bless the whole family of Apolinar. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Euphemia Fajardo na nandun din sa pagamutan sa bandang Tagum ng Mindanao, Panginoon. Yes, mag-imayos din ang kalagayan ng kanyang dugo. At gayon din, Panginoon Diyos, na kung hindi man siya nakakausap at gayon din na siya ay kumakain sa pamagitan ng tube. Kalagayan na kung saan, Panginoon, ay napakahirap. But we believe, O Lord Jesus Christ, you can do something for this woman of faith, O Lord Jesus Christ, for her to experience the bounty of your grace, the bounty of your miraculous healing, for her, O Lord Jesus Christ, to be fully restored, healed, recovered, and have a good health and wellness. Hallelujah, praise the Lord. Yes, bless her and her whole family, O Lord Jesus Christ. Gayun din, Ama at aming Panginoon, ang Pastora Baby Bulgado ng Camarin, Caloocan City, Metro Manila. Na bagaman pinagpapasalamat namin, Panginoon Diyos, ang kanyang kagalingan, sa kanyang nakalipas na pinagdaanan na karamdaman, pero ngayon, Panginoon, ay meron siyang katarak naman sa mata. Marapatin niyo, Panginoon, na kung saan ay malusaw, matanggal ang katarak na yan. The mighty name of Jesus. Na kung saan ay hindi po makakahadlang sa kanyang paningin na kanyang nagagamit, Panginoon, sa pang-araw-araw na buhay at ministeryo na kanyang ginagampanan. Well, Lord, pairugan niyo po, Panginoon Diyos. And even to bless the whole family of Bulgado at gayon din ang kanyang ministeryo na ginagampanan. Gayon din, Panginoon, ang kanyang anak na si Connie, Panginoong Diyos, na magpahanggang sa ngayon ay hindi pa naoperahan. Lord Jesus, magpanibukas, Panginoon, ng pagamutan. At gayon din ng medical frontliners na inyong pong kakasangkapanin, Panginoong Diyos. Parang kapatid na Connie, Panginoon, ay makasalang na sa operation na matagumpay, bless mo, Panginoon, ang pagamutan at gayon din ng mga equipments at gayon din mga medical frontliners, Panginoon, upang sa kanon ay mailapat ang natura na angkop na kaparaanan. While waiting for that, O Lord Jesus Christ, handa mo ang kanyang puso, ang kanyang kalooban, ang kanyang pangatawan, Panginoon Diyos. Yes, Lord Jesus Christ, kagalingan para sa kanya, Panginoon, gawad po ninyo. Pati na, Panginoon, ang balagin na pag-uwi
Mia Romel at Joy Bulgado, Panginoon, mula sa ibayong bansa tungo sa Pilipinas, marapati niyo, Panginoon. At bless po po ninyo, Panginoon, ang mag-asawang ito. Gayun din, Panginoon, ng Pastor Ellen Ballesteros ng United Methodist Church ng Kabatuan ni Isabela na nakaranas din, Panginoon, ng heart attack. O aming ama, aming Diyos, siya po ay inyong lingkod sa iglesia. Tulungan po ninyo, Panginoon, ang kapatid na ito na manggagawa upang sa ganun, Panginoon, ay malagpasan niya ang kanyang heart attack. Makarecover siya, Panginoon, ng lubusan. Gumaling siya. Mapalakas, mapatibay, Panginoon, ang kanyang immune system at gayon din ang kanyang kulusugan at pangatawan. Marapatin niyo, Panginoong Diyos. At i-bless mo, Panginoon, ng buong pamilya, ng Ballesteros, at gayon din ang kanyang ministeryong ginagampanan, at gayon din, nakapangkasampanin niyo na mabisa, Panginoong Diyos, ang pag-abutan, at gayon din ang mga legal frontliners na umasikaso sa kanya. Marapatin niyo, Panginoon. Gayon din, o Ama at aming Diyos, ang kapatid na Medi Yambao ng Chicago, Illinois. Sa kanya pong kalagayan na stage 1 na cancer ng kanyang white breast. Gayon din, ang kapatid na Billy Patterson ng Georgia, USA. Mula din sa kanyang cancer for complete recovery and healing. Including Joy Raquel Reyes na meron ding breast cancer. O aming Ama at aming Diyos, ang mga kapatid na ito na magkakaroon Diyos ng cancer, meron sila. Pero we know and we believe, O Lord Jesus Christ, that you are more than this, whatever kind of cancer, O Lord Jesus Christ, that you can do something to each one of them, O Lord Jesus Christ, in the mighty name of Jesus. Please release and provide, O Lord, the necessary miraculous healing for each one of them, O Lord Jesus Christ, for them to be fully restored, recovered with good health and wellness, O Lord Jesus Christ. Marapatin niyo, Panginoon, bless mo buong pamilya ng Yambao, buong pamilya ng Patterson, buong pamilya, Panginoon, ng Raquel Reyes, O Lord Jesus Christ. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Monching Cabrito Rulan na nasa London, Panginoon. Sa kanyang kalagayan, Panginoon Diyos, sa kanyang pancreatic, Panginoon. Batid niyo, Panginoon, ang kanyang kasagutan ng kanyang kalusugan at pangkatawan. Tulungan niyo, Panginoon, ang kapatid na ito na si Monching upang siya ay gumaling at maging maayos ang kalagayan ng kanyang pangkatawan, Panginoon. Marapatin niyo and even to bless Roland family, O Lord Jesus Christ, dyan sa bandang London. Reverend Alicia Sousa, Panginoon, ng Santa Cruz Lao, ng Florida, Misamis Occidental, Mindanao. Para mag-normalize, Panginoon, ang kalagayan po ng kanyang sugar at gayon din ng kanyang blood pressure, Panginoon, na bababa. Paggalaw niyo, Panginoon, ang kagalingan, good and wellness para sa kanya. And even to bless the whole family Sousa at gayon din ang kanilang ministeryong ginagampanan bilang mag-asawa sapagkat sila po ay kapwa. Mga manggagawa mo, Panginoon, sa iyong ubasan dyan sa bandang Mindanao. Gayon din, Panginoon, for the complete healing recovery na Nanay Rebelina Makatoggal dyan sa bandang Balanga City, Bataan, Panginoong Diyos. Marapatin niyo, Panginoon. Yes, pagkalumis sa kanya. At i-bless mo, Panginoon, Makatoggal family, including Baklig family, Panginoon. And the ministry that they're doing every day, O Lord Jesus Christ, Billy Ripalda.
na diabetic din Panginoon mula dyan sa bandang San Mateo Isabela. Lord, yes, tulungan mo rin ang kapatid na ito na lagi nawa na mag-normalize ang kanyang sugar level. Paggalo mo, Panginoon, ang matibay na pangatawan. Maayos na kaslusugan, kagalingan. Bless mo, Panginoon, ang buong pamilya ng Ripalda. Gayon din, o Ama, taming Diyos, ang kapatid na Nanay Celia Gadi ng Hermosa Bataan at ang kanyang anak na si Marizel Gadi at Tandenko, Panginoon. For their complete healing recovery, good health and wellness, O Lord, the Yes Christ. At pagpalain mo, Panginoon, Gadi Tantenko family, O Lord. Gayon din, Panginoon, ng anak ng kapatid na Imelda Apostol ng di nalupihan Bataan na masyalan sa kanyang pagbubuntis. Patuloy po, Panginoon, nagabayan ng mag-ina with good health and wellness, O Lord, that Jesus Christ, and even the upcoming victory ng kanyang birthing. Marapati niyo, Panginoon. Even the bride of future ng magiging supling. Bless mo, Panginoon, buong pamilya ng apostol. At gayon din, Panginoon, ng paparating na panganak din sa bonang bayo ng kapatid na Joy Magat Garcia. Pagpalain niyo silang mag-ina. Lalo na, Panginoon, ng na baby na nasa kanyang sinapupunan, Panginoong Diyos. Yes, dalayan po namin na maging matagumpay din ang kanyang panganak at maging maayos din ang kalagayan ng mag-ina, Panginoon, at gayunin bless mo ang kanyang paglaki at gayunin, Panginoon, ang naghihintay na magandang kinabukasan niya. Gayun din, Panginoon, ang mag-asawang Lord Sen Virales Sumayang at Adrian Sumayang ng Quezon City. Sa kanilang patuloy na pagsusumamo at panalangin, Panginoong Diyos, ng mag-asawang ito ay inyo pong pagkalooban, Panginoon, ng anak na kanilang mamahalin, aalagaan at ihahanda sa magandang kinabukasan niya. Marapati niyo, Panginoong Diyos. Bless ang mag-asawang ito at maaari po ba, Panginoon, na gawin ninyo sila, lalo na si Mrs. na laging fertile. At sila, Panginoon, ay makabuo at magkaroon ng anak, Panginoong Diyos. Bless mo, Panginoon, sila. Huwag silang mawala ng pag-asa, kundi manangan sila sa inyo lagi, Panginoong Diyos. Pagpalain mo buong pamilya ng Mirales Sumayang. Yes, our Lord Jesus Christ, dalangin din namin, Panginoon, ng kapinilitilakamdansa ng Marilao, Bulacan, sa kanyang pinagdadaanan din, sa kanyang karamdaman for good health and wellness and healing, marapati niyo, Panginoon, even to bless Lakamdanso family. Gayun din, Panginoon, ang kapatid na Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon, Manila, UMC, ng San Luis, Pampanga. Yes, sa kanyang pinagdadaanan din, Panginoon, na diabetic retinopathy ng kanyang left eye, na ikinabulag din ng kanyang left eye. Tulungan niyo, Panginoon, ang inyong mga gawa upang sa ganun makapanumbalik ang magandang kanyang paningin at gayon din napagpalain ng kanyang ministeryo at leadership na ginagampanan at higit sa lahat, Panginoon, ang kanyang lubos na kagalingan at restoration. Yes, bless mo, Panginoon, buong pamilya ng Sulayo de Leon, pati na, Panginoon, ang kapatid na Dr. Karina Roman ng Los Angeles, California, USA. Panginoon, kayo pong nakababatid sa kanyang kalagayan sa kasalukuyan, Panginoong Diyos. At kayo rin, Panginoon, ang nakababatid sa kanilang plano. Pero narito kami, Panginoon, sama-sama na dumadalangin, pinakikiusap, Panginoong Diyos, ng kapatid na ito na sumasampalataya sa inyo ay inyo pong pagkalooban pa ng malawig na buhay at gayon din ng matibay na pangatawan at kalusugan at lubos na kagalingan at restoration mula sa kanyang pinagdadaanan na karamdaman at gayon din sa mga dialysis na mga procedures na ginagawa sa kanya, Panginoon. Bless mo, Panginoon, ang buong pamilya ng Roman. Gayon din, Panginoon, kapatid na Pastora Delia Agustin Valenzuela ng Qatar. Lord Jesus, whatever the development na nangyayari sa kanya, Panginoon, we praise you and we thank you, but we continue, O Lord Jesus Christ, to entrust unto you our beloved Pastor Delia, Panginoon. O her complete healing, recovery, good health and wellness, and restoration, O Lord Jesus Christ, and even to bless
the whole family of Valenzuela and the ministry that they're doing sa pamagitan ng kanyang asawa, Pastora Levia Valenzuela, O Lord Jesus. Gayun din, Panginoon, kapatid na Tita Corazon Navarro, Mariel Navarro, ng City of Balanga, Bataan, Panginoong Diyos, para din po sa kanilang kagalingan. Mula sa kanilang karamdaman, Panginoon, meron sila. Yes, Lord, patuloy po kayo na magministeryo sa mga kapatid na ito. Dulutan sila, Panginoong Diyos, ng patuloy na kapanatagan at pag-asa, Panginoong Diyos, at gayon din, ang lubos na kagalingan kailangan nila, makarecover sila, Panginoon, at gayon din, na ma-restore sila, Panginoon, tungo sa magandang kalalagayang pangkatugat at pangatawan, Panginoon. Yes, bless po ninyo, Panginoon, ang buong pamilya ng mga Navarro. Gayon din, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo, O Diyos, ang apo na si Luis Andre Dato, na kung saan ay merong sumasama na protina sa kanyang pag-ihi. Yes, Lord, yes, Christ, we pray that you will indeed overhaul the body and the health of Apo Luis Andre Dato, Panginoong Diyos, para sa kanyang lubos na kagalingan, Panginoon, na maging okay ang kanyang kalagayan, Panginoon, pangkalusugan at pangatawan. Yes, good health and wellness and even for a good future. And even to bless the whole family of that, O Lord, that Jesus Christ. At gayon din, Panginoon, ang Pastora Leonora Dato na merong katarak sa kanyang right eye, Panginoon. Kayo rin, Panginoon, nakababatid ng kanyang current situation. Dalangin na po namin, Panginoon Diyos, na matanggal po sa madaling panahon ng kanyang katarak, Panginoon, upang magamit niya na mabuti, Panginoon Diyos, ang kanyang dalawang mata at gayon din ang kanyang spiritual eyes na nagagamit niya sa kanyang ministry at paglilingkod. Marapatin niyo, Panginoon, including good health and wellness para sa kanya. Bless mo, Panginoon, Dato family. At gayon din ang kanyang ministry at leadership na kanyang ginagampanan. Gayon din, Panginoon, kapatid na Levi Dicoling Usalya ng Quezon Isabela, Panginoong Diyos, pinagkakatiwala po namin ang kapatid na ito. Partikular po sa kalagayan po ng kanyang kidney, Panginoon, na maging maayos po, Panginoon, ang kalagayan po ng kanyang kidney. Yes, please, our Lord, that Jesus Christ bless Levi para po sa kanyang kagalingan. Makarecover siya. Malapatan siya, Panginoon, ng good health and wellness, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo buong pamilya, Panginoon, ng Dicoling Usalya. Gayon din, Panginoon, ng apo na si Samuel Graciano Corpus Reyes, 4 na taong gulang mula sa Kabanatuan City Nueva Ecija sa kanyang pagsalang sa 2nd and 3rd operation, Panginoon. Well, O Lord Jesus Christ, handa mo po ang batang ito na kanyang makayanan, Panginoon, na harapin itong dalawang operation pa na merong katagumpayan, Panginoong Diyos, tungo sa kanyang magiging maayos na kalalagayan ng kanyang kalusugan at pangangatawan at gayon din ang paghilom ng mga sugat pagkatapos ng operation at gayon din ang kanyang lubos na kagalingan. O, that Jesus, bless mo, Panginoon, ang Corpus Reyes. Gayon din, Panginoon, ay bless mo, Panginoon, ang batang ito na sasalang pa ng mahabang panahon na pag-aaral at gayon din sa magandang kanyang maging kinabukasan, Panginoon Diyos. Marapatin niyo, Panginoon. Richard Sanchez Rapanan ng Rizal, Nueva Ecija. Batid niyo rin, Panginoon, ng kalagayan niya sa kasalukuyan. Patuloy po, Panginoon, ay pagkaloob niyo ang kalakasan na kailangan ng kanyang pangangatawan. Nabumuti, Panginoong Diyos, ang kanyang pangkalusugan na kalagayan, Panginoon Diyos, as part of His preparation. Kung kailanman mangyayari, Panginoon, ng
next operation, Panginoong Diyos. Pero ngayon pa lang, Panginoon, handa mo ang kapatid na ito. Ang kanyang kalooban, ang kanyang puso, ang kanyang buong katawan, Panginoon, upang malagpasan niya. At kung marapatin niyo pa, Panginoon, ay gagaling siya ng lubusan. Bless mo, Panginoon, buong pamilya ng Rapanan. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kanyang kapatid na si Mirna Sanchez Rapanan Dakanay ng Sydney, Australia, na merong severe diabetes. At ano mang epekto dito sa kanyang katawan, Panginoong Diyos. Lord Jesus, please extend your outreaching hands and to this woman of faith, O Lord, that just cries for her to be fully healed and recovered, O Lord, just cries, and even for the normalization of her sugar level. Good health and wellness para sa kanya. Bless mo pa lagi, Panginoon, araw-araw, Rapanan Dakanay family. Gayun din, Panginoon, ang kapatid na Teresita de Guzman sa kanyang haharapin din na operation dyan sa bandang Balanga, Bataan General Hospital, Balanga City, Bataan, Panginoon Diyos. Pangunahan mo, Panginoon, pagamutan at gayon din ang mga medical frontliners sa gagawa ng operation na ito. Lalo tingit, Panginoon, ang kapatid na Teresa na may handang kanyang kalooban, ang kanyang puso, ang kanyang pangatawan. Upang makayanan niya, Panginoon, na harapin itong operation na ito sa mandako sa kanyang katawan, Panginoon. Yes. Gumaling siya, makarecover siya, maghilom ang mga sugat, Panginoong Diyos. Good health and wellness para sa kanya. Bless mo, Panginoon, buong pamilya ng De Guzman. Gayun din, Panginoon, ang kapatid na Ann Navarro, O Lord Jesus Christ, na sana po magtuloy-tuloy na po ang maayos na kalagayan po ng kanyang sugar level. At pati na, Panginoon, ang katagumpanyan ng operation ng kanyang shoulder tendon, Panginoon, na naputol. Marapatin niyo, Panginoon Diyos, ang lubos na kagalingan at restoration, Panginoon, ng kapatid na ito. Good health and wellness para sa kanya. Bless po ninyo, Panginoon, buong pamilya na Navarro. Pati na, Panginoong Diyos, ang Evangelist Pastor Jesus Analisa Bautista ng Mangaldan, Pangasinan, sa kanyang kalagayan po ng kanyang brain, at gayon din iyong maibalik ang kanyang skull sa kanyang ulo. Well, O Lord, that is Christ, kayo pong nakababatid. Kung ano po ang current development sa kapatid na ito. What we have, O Lord Jesus Christ, is to pray together and intercede for this evangelist, Pastor Jesus Analisa Bautista, that you will provide, O Lord Jesus Christ, complete healing, recovery, good health and wellness, restoration, Panginoong Diyos, and even to bless the whole family of Bautista, na gayon din ang kanilang ministeryo bilang mag-asawa, at gayon din ang patuloy na support at panalangin ng kanyang asawa na pastor din, Rodel Bautista. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin, at gayon din na sa lahat pa ng merong karamdaman din nabanggit ang kani-kanilang mga pangalan, pero kilala niyo sila, Panginoon, lahat po ng laman ng pag-abutan, quarantine facilities, mga klinika, at gayon din ang mga nasa banig ng karamdaman sa kani-kanilang mga tahanan. Lord Jesus Christ, at this point in time, allow us to claim and even to declare and agree, O Lord, that Jesus Christ, for all of them, complete healing upon complete healing, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, restoration upon restoration, including spiritual and financial provisions para po sa lahat sa kanila, Panginoon. Marapatin niyo, Panginoong Diyos. Lord, we pray for the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, the different branches of the government, at gayon din, Panginoong Diyos, the different agencies, kagawaran, Panginoon, from the national down to the region, to the provinces,
at to the cities, municipalities, barangays, families, every sector in the society, in the private world, institution, corporation, at gayon din sa bawat mamamayan, sa hanay ng akadim, ng churches, at gayon din sa lahat pa, that you will continue, O Lord Jesus Christ, to empower and to bless and embrace all of us, O Lord Jesus Christ. That whatever necessary healing that we need, O Lord, may it happen. Whatever blessing we need, O Lord Jesus Christ, that it may happen. That whatever problem we have, O Lord Jesus Christ, to provide solution. Lord Jesus Christ, not only the Philippines, but even throughout the whole world, in every place, every nation, O Lord Jesus Christ, especially at this point in time ng pandemic, we pray, O Lord Jesus Christ, for the complete flattening of the curve of this pandemic, O Lord Jesus, and its finality in due time, O Lord Jesus Christ, and prepare us to a new state of life, O Lord Jesus Christ. We pray for peace, for justice, love, reconciliation, Panginoong Diyos. Sa bandang digma nangyayari sa Ukraine, sa pagitan ng Ukraine at Russia, na matigil na Panginoon ang putukan at digmaan, na makapagpanimula ng buhay, Panginoon, na taglay na ina-enjoy ang soberenya ng bawat estado, nang sa gayon, Panginoon, na wala nang makitil na buhay at wala nang mawasak pa ng mga properties, Panginoon. Mangusap po kayo sa mga leaders, lalo na ang Russia, sa kanilang presidente at gayon din ng sa pagitan ng Iran at Iraq at mga iba pa, Panginoong Diyos. We pray for global peace, for global unity, for global reconciliation with love, and we pray, O Lord Jesus Christ, for a global spiritual revival, reawakening. May you continue, O Lord Jesus Christ, to use effectively all the churches, your church workers and members, to propagate the gospel. Bless, O Lord Jesus Christ, sa lahat po ng mga overseas Filipino workers being deployed in every nation, wherever they are, O Lord Jesus Christ. Ikaw ang patuloy na protection, nag-iingat, nagpapala, nagpapatagumpay sa kanila. At i-bless mo rin ang kanilang mga pamilya na kaya nabibilaan, Panginoon. We want to pray, O Lord Jesus Christ, lahat po ng mga empleyado at mga employers, mga farmers, fishermen, at mga nagtatinim ng mga nyug at hindi mga nagtatinim ng mga gulay, mga nag-aalaga ng mga hayop na kinakain, at gayon din ang mga nagtatanim, Panginoong Diyos, na mga punong kahoy na kung saan namumunga ng prutas na ginagawa ang mga iba para sa environment, Panginoon. Bless mo lahat mo, pati ng kanilang mga pamilya, nakapag-aaral ang kanilang mga anak, makatatapos, at gayon din na maging maganda, Panginoon, ang bawat harvest nila. Lord, for the success and a peaceful election, Panginoong Diyos, sa Pilipinas, nitong darating na Mayo 9, 2022, O Lord Jesus Christ. Dalayan po namin na ito pa'y malaya, makatarungan, mapayapa, at gayon din maayos, na wala hong kahit na dayan, Panginoong Diyos, at kaguluhan. Pangunahan mo, Panginoon, ng COMELEC, nang sa gayon ay maging maayos ang proseso ng election na ito. Pangunahan mo, Panginoon, ng mga commissioner, pangunahan niyo, Panginoong Diyos, pagpalain, Panginoon, ng mga smartmatic na mga makina na pinagdududahan, at gayon din, Panginoong Diyos, sa mga balota, at gayon din ang bawat lingkod mo, Panginoon, sa daloy po ng halalan na ito. Huwag po ninyo, Panginoon, pahintulot na magkakaroon, Panginoon Diyos, ng dayaan na merong pinipili at merong Panginoon patektahan, na meron na kung saan ay gustong ipanalo. Kundi nawa, Panginoong Diyos, yung kung ano, yung ibinoto ng bawat mamamayan. Yun po sana, Panginoong Diyos, ang siyang lalabas na resulta ng halalan, Panginoon.
Mula sa pagkapresidente at gayon din sa pagkabisipresidente sa karagdagang 12 ng mga senadores at gayon din sa mga uupo, Panginoon, mahahalal na magiging congressmen and congresswomen mula sa mga distrito at party list. Gayon din sa pagkagobernador, vice governor, gayon din sa bubuo ng panlalawigan na pinaka-board at gayon din sa pagka-mayor, vice mayor at gayon din sa mga bubuo, Panginoong Diyos, ng sangguniang bayan at sangguniang panlunso. Lahat, Panginoon, ay aming pinagkakatiwala sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, sa presence ng bawat isa sa amin na naririto, pagpalain mo at i-bless mo, Panginoon, pamilya na kanilang kinabibilang, ang kanilang mga work, ang kanilang mga ministeryo, ang kanilang mga Panginoon ma-provide, Panginoong Diyos. Send to give good health and wellness, O aming Ama at aming Diyos. Be with us for the whole day. Even as we prepare ourselves for another day and for the whole night. Hanggang umaga sa aming pagkapahinga at pagtulog, Panginoong Diyos. Kasangkapan ninyo kami, Panginoon, sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwin. Lahat ng ito, Panginoon, ay dalagin po namin na merong pagtatalaga sa iyo ng aming buhay. Kasama na, Panginoon, ng aming pagingi, ng iyong pangunawa at pagpapatawad sa anumang pagkukulang pagkakasala na aming nagawa sa iyo at gayunin sa aming kapwa at sa aming mga sarili. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen sa Panginoon. Musta kayo mga kapatid sa Panginoon? Maraming salamat sa iyong presence. Maraming salamat sa iyong pag-like. Maraming salamat sa iyong pag-comment. Salamat po sa pag-follow sa ating page at gayon din sa inyong pag-share ng episode na ito sa inyong mga friends sa Facebook. Yes, ang Wide On Ministry, patuloy pinang sinasabi sa atin, God bless and protect us all always. Through the presence, the power, and the acts of His Holy Spirit and His inspired words, stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care to God. Be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at amen sa ating Panginoon. Ngayon na ating pong tunghayan ng mga ipinabot ninyo ng mga comments sa ating Wide On Ministry. How are you, my dear Governor B. ng Pansol din naman Quezon City, Manila. God bless you, kapatid na Vilma Domingo and the whole of Domingo family. Palakpakan natin. Ang kanyang comment, mapagpalang umaga po ng Biyernes po. Oo nga, Biyernes na naman ngayon sa Ride On Ministry. God bless us all. Thank you very much. Likewise, at gayon balang sa kapatid na Josie Rose, ibang lista sa liben ng Maria Aurora. God bless ibang lista sa liben family. Ang kanyang comment, good morning. God bless us all po. With emoji ng puso at prayer. Thank you very much. Likewise, at gayon balang sa kapatid na Phoebe Yens Ulermo Juanes. Diyan sa bandang Marilao, Bulacan, God bless Juanes family. Ang kanyang comment, good morning po, Bishop. God bless po. Thank you very much. Likewise, at gayon mo na sa kapatid Betty Jean Usalia Versosa ng Ilagan City, Isabela. God bless Usalia Versosa family. Ang kanyang comment, good morning po, Bishop Lito, Ate Jean, Lolibaya, at mga karayon sa Panginoon. God bless us all. Thank you very much. Likewise, yes, good morning, God bless you all. Amelita Celeste ng Talim Island, B ng Anorizal, God bless Celeste family. Sa inyong mag-asawa, Pastor James Celeste at sa buong pamilya, God bless. Amelita Celeste ng Talim Island, doing every day. Ang kanyang comment, magandang buhay po, Bishop Lito, Ma'am Jean, Tita Biyaya, morning po sa inyong lahat, mga Karaydon Ministry, at God bless you always. Thank you very much. Magandang buhay. God bless you all dyan. With emoji po ng prayer, puso, prayer, puso, prayer, puso, prayer. Kumusta ka na, kapatid Annelisa Tomas, dyan sa bandang Maryland, USA? Yes, please extend my regards to the family at gayunin sa lahat po ng mga Pilipinos dyan. God bless Tomas family. Ang kanyang comment, good morning po, Bishop and family, and to all Karaydon Ministry. Salamat po sa mabiging mensahe ng buhay. Napatuloy mong nabahagi sa amin sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at masalamat. Amen at amen po sa Panginoon. We love you po ng prayer, prayer, prayer. Yes, thank you very much.
Good morning din at ingat kayo lahat dyan. Hallelujah. How are you, my dear? Yes, kapatid Imelda Apostol ng Dinalupayan Bataan. Kumusta na po kayo? Kumusta na ang inyong anak na kung saan masyala nang bubuntis? Kumusta pong kalagayan niya? God bless Apostol Family. Comment to God be the glory. Salamat po sa Raido na ministry sa mga mensahe ninyo. Salamat po. Kumpare ko, God bless po. Thank you very much. Kumare, yes. Purihin natin ang Panginoon. Yes, makakumpare, kumare, kay Pastor Jun Bagon at gayon din kay Mrs. Pastor Crystal Macaraig Bagon. Yes. Gayon din mula sa kapatid, yes, nice to meet you on this live streaming, yes, how are you, my beloved Deaconess Miriam Santiago de los Santos ng General Tinio Nueva Ecijan, yes, please extend my regards to the family at gayon din God bless de los Santos family, including your ministry and leadership that you're doing every day. Puri ng Panginoon. Yes, ang kanyang comment. Good morning po, Bishop. Thank you very much. Yes, how are you, my dear brother Billy Ripalda ng Barangay San Roque. God bless Ripalda family. Puri ng Panginoon. Ang kanyang comment. Yes, kay hindi na kanyang added comment. Amen. God bless. Hallelujah. Praise the Lord. Kumusta na kapatid ang iyong politik na kalagayan, yes. Gayon din mula sa kapatid na Nehemias Orpiada ng Malabon City, Metro Manila, God bless Orpiada family. Ang kanyang comment, good morning po, Bishop. God bless everyone. Thank you very much, likewise. Gayon din mula sa kapatid na Amelita Celeste, added comment, nagpapasalamat po ako sa Diyos sa kong buhay sa Panginoon Jesus. Salamat din po, O Diyos, sa bawat umaga na tayo ay nagigising, nataglay natin ang kalakasan na kaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Binibigyan niyo po ng prayer. Palapakan natin ang puwentunay nga naman na nagpapasalamat tayo sa Panginoon. How are you, my dear beloved Achi Maria Nilapondon? Manyo ka daw sa tanang dagang salamat dyan sa Batang Cebu City, Cebu, Visayas. Yes, God bless Pondon family and even your ministry, Hulward Friendship Prayer Brigade Laban sa COVID-19 tuwing alas 7 ng gabi at gayon din ang iyong medical work sa pagamutan. Yes, God bless you. Ang kanyang comment, good morning Bishop Ma'am Jean at ibiyay, God bless all. We remedy po ng bulaklak ng sunflower, kumamayala, panalangin. Yes, same bulaklak at prayer, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes. Gayun din ang kanyang added comment. Amen. Hallelujah. Shalom. Palapakan natin ang Panginoon. Gayun din ang kanyang added comment. Hallelujah. Continue praying for Belen Ulistris Umuligan. She's in fever now. 40 degrees centigrade. Palagi kasing maraming bisita at walang face mask. Lord, thy will be done. I trust in your miracle healing in Jesus' name. Amen. We need you po ng prayer. Yes, our Lord Jesus, we join the prayer of Sister Achi para sa continuing healing, Panginoong Diyos. Nang kapatid na Bilelos ni Simulaligan, O Lord Jesus Christ, at gayon din na humupa ang kanyang fever, Panginoon, at mag-normalize, Panginoong Diyos. Marapatin niyo, Panginoon, miracle healing para sa kanya ng lubusan. In the mighty name of Jesus, everybody will say amen at amen to the Lord Jesus Christ. Added comment mo lang sa kapatid Melita Celestina, Bishop, opo, patuloy sama sa prayers. Si Ma'am Cathy po, loobin ng Diyos na siya mabilis na makarecover. Salamat po. With emoji po ng prayer, puso, yes. Pinanalangin natin siya kanina sapagkat ang ating kapatid na Cathy Laos ay nasa piling na ng ating Panginoong Diyos. Yes. Siya po ay sumakabilang buhay na sa piling ng ating Panginoon. At
inasikaso upang sa ganun ay mabayaran ang kanyang 250,000 na hindi pa nababayaran sa pag-abutan at gayon din yung siya ay maiuwi dito sa Cavite. Marapatin ng Panginoon na matugunan po ang kanilang pangailangan. Yes. Gayon din po na sa ating kapatid na Diyos Jesus Benisa Salben, Adit Comet, Amen. God bless your family and your ministry, Bishop. Thank you very much. At gayon din ang prayer. Yes. Gayon din po na sa ating kapatid na Leona de la Cruz Mirales ng Samalbataan. God bless de la Cruz Mirales family. Ang kanyang comment, best advice po, Bishop, to your family and to all Caride on families. Thank you very much. Likewise. Gayon din na mula sa ating kapatid na Melita Celeste added comment. Yes. Bishop, pakiawit po. Ito page 147. Salamat sa iyo. Salamat po. Bishop, pakiawit po ito. Page 147. Salamat sa iyo, salamat po. With emoji ng puso, yes. Subukan natin na awitin, yes. Meron pong background na music. Puso ko'y iyong sinisiyasa. Lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mong ang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingi. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nambabatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Napakagandang awitin na yan. Puri ng Panginoon sa sumulat niya na tumawit. Gayon din mula sa ating kapatid na Lord de la Cruz Mirales. Added comment, yes po, Bishop, for words of wisdom, planning with God's blessings. Amen. With every prayer, prayer, puso, thumbs up. Yes. Pahala pa ka natin ang Panginoon at gayon din ang kanyang added comment. Yes po, prior to arms first. Hallelujah. Gayon din mula sa kapatid, how are you my dear Reverend Mamerto Dalibosa? Nang Butolan, yes, Sambales. Particular dyan sa bandang barangay, Panahan ba yan? Yes.
God bless. Dali po sa family at gayon din ang iyong ministry. Ang leadership na yung ginagampanan araw-araw, puri ng Panginoon na iyan sa Saint 35 Stars. Thank you very much. Puri ng Panginoon na katulikan ng pagkalooban ng Panginoon ng marami mga stars. Kung maaari pa, bigyan ka ng Panginoon ng Moon at gayon din ng Venus. At purihin natin ang Panginoon. Yes. The continuing manifold blessing of the Lord Jesus Christ be with you and the whole family at gayon din sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Excuse me po. Gayon din added comment po lang sa ating kapatid na Lord Dracos Miralles. Bishop, opo. Drink much water po. Sobrang init po ngayon. Summer na po. Talaga po, napakainit ngayon. Mga kapatid sa Panginoong Diyos. Eh siguro marami nagpupunta sa mga malls na may aircon. Panahon na naman po ng heat stroke. Yes, kayo mag-ingat tayo. Ngayon ay makulimlim ngayon dito. Kahit makulimlim ay mainit pa rin. Arabang gustong umambon at umulan. Reminder po sa ating lahat. Thank you very much. God bless us all in Jesus' name. Amen. Hallelujah. We never gin ang prayer puso, prayer puso, prayer puso. Yes. Gayon din, added comment mo lang sa ating kapatid na Amelita Celeste na kalungkot po naman, Bishop. Yes. Minsan lamang kami nagkausap at masaya siyang kasama. Sayang maigsi ang buhay ng tao nakikiramay po ang buong pamilya Celestina sa pamilya Laos. Para po akong nanghina po, Bishop, nang marinig ko na patay na Ati Cathy. Yes, winemoji po ng mukha ng tao sa taas na umiiyak po at gayon din umiiyak at umiiyak pa rin. Nakalungkot niya. Di ba, nagpunta sila dyan with the Bishop Joel Apitan et al. Dyan sa Talim Island, Binangaw ng Rizal. Kailan lang yun, di ba kapatid, Amelita Celeste? Yes, nakalungkot nga po at tayo pinagigisa sa buong pamilya. Gayon din mula sa ating kapatid na Deaconess Elisa Hadormeo Gamsit ng General Trias City, Cavite, at gayon din ng Ciudad Adelina Village Methodist Church ng village na yan dyan sa Batang Cris, Tresa Batera City, Cavite. God bless you all, God bless Gansit family at gayon din ang iyong ministry at ang iyong academic work. Yes, at gayon din ang iyong asawang pastora Bori Gansit. Yes, and the whole family at the whole congregation. Hallelujah. Ang kanyang comment, thank you po, Bishop. Welcome. Salamatin. Gayon din mo lang sa kapatid na Melita Celeste, added comment, Bishop, opo, nag-video call po si Bishop Joey sa amin noon. At sila daw po ay babalik at magdadala sila ng pintura upang pinturahan ng church sa barangay Kinagatan po. Yes, winemoji po ng luha. Umaabot dito at gayon din ng dalawang mukha. Yes. Purihin natin ang Panginoon at yes, ganun pa man ay matutuloy ang pagpintura ng church yan sa bandang barangay Kinagatan. Yes. Gayon din natin comment po lang sa kapatid na Governor B. Maraming salamat sa panalangin po. God bless you and your family. Amen at amen. Welcome. God bless din. Thank you. How are you, my dear Deaconess Merlin Sebastian, Program Director ng AIM Pilipinas Kalinga. Nakabase ngayon dyan sa bandang San Fernando City, Pampanga, Tubong, Bungabong, Nueva Ecija. God bless you and your family and your ministry and leadership at gayon din ang iyong appointment sa bandang Santa Rosa, Nueva Ecija, Solid for Christ Methodist Church. Ang kanyang comment, God bless, right on ministry. Thank you very much at gayon din ang kanyang added comment, pagigisang damdamin po. Yes, pagigisang damdamin po sa pamilya ni kapatid na Cathy Laos. Siya po ay sumakabilang buhay kanina sa Bohol ICU Hospital. Yes. If you can help po, please do so. Thank you. Let us bring Cathy home. Yes. Ito po yung ating binasa kanina at nakalagay din dyan yung BDO account
At gayon din ang GCash ng ating kapatid na Cathy at gayon din ang GCash ng asawa na si Coach June. Yes. Patuloy po natin sila ipanalangin na maiuwi na maluwalhati ang kanyang labi dito sa Cavite at gayon din na matugunan ang kanilang mga pangailangan. Yes, added comment mo na sa kapatid na Melita Celestra Bishop. Ako ay nakahiga. Yes. Ano ho, na nakatagilid po kayo o nakadapa? Yes, ako ay nakahiga, masakit po ulo ko at medyo po mahina po ang aking pakiramdam ko po. Kagabi po, hindi po ako nakatulong, gagad higa, bangon po ako kagabi, nang hina po, lalo ako abisya. Ilay mo dyan po ng mukha ng tao, yes. Patuloy ka na kung saan ipalakasin ng Panginoon. Patuloy ka na kung saan ay patibayin ng Panginoon. Patuloy ka na kung saan ay pagalingin ni Lord. Patuloy na kung saan ay maging okay lagi ang iyong pagtulog at gayon din ang iyong pagbangon at paghiga. Yes, pagpalain kayo ng Panginoon sa araw-araw. Palakasin ng Panginoon ang iyong nanghihinang katawan. Makaramdam ka ng maayos na pakiramdam mula sa Kanya mismo. Yan ay pinapanalangin natin sa ating Panginoon Diyos. In Jesus' name. How are you, my dear Brother Federico Villegas Cruz ng City of Balanga, Bataan? God bless Villegas Cruz family. Ang kanyang comment, God bless po sa ating lahat. Thank you very much. Likewise, we remind you pa ng puso na meron pagdadalawang star. Gaya di mula sa ating kapatid Melita Celestra. Added comment, Bishop, opo. Nang magpunta po sila dito ay puro sila nakabike. Mula po Cavite hanggang Binangonan, Rizal. Nakabike sila. Ibig sabihin ay wala hong motor kundi bisikleta. Yes, sumakay ng bangka papunta dito sa Talim Island. Sa ulit daw po ay sasakay po daw sa L3. Wirebuji po ng prayer, puso at prayer. Yes, salamat sa inyo po. At bisikleta sila, dumaan sila sa bandang, bandang yan. Yung shortcut mula sa bandang, Tagig, patungo sa Taytay, patungo sa Angono, Binangonan, pagkatapos sa pier at sasakay ng bangka at Talim Island. Purihin natin ang pala. Yes, gayon din ba lang sa kapatid na Digonis Lisa Adormeo Gansit added comment. Nakikisang damdamin po sa buong pamilya ni kapatid Cathy Laos. Yes, at gayon din ang kanyang added comment pa. Yes. Gayon din mula sa kapatid Amelita Celeste added comment. Bishop, opo, naiyak po ako kanina pa po. Wilay mo po nang umiiyak. At yes po, umiyak lamang po kayo. At purihin natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po sa lahat po ng mga comments na niyo pong ipinarating sa bilang ng Wild Dune Ministry at gayon din sa mga magko-comment na manonood pagkatapos po ng live streaming na ito at gayon din sa mga kapatid na hindi kung saan di ba nagkaroon ng pagkakataon na sila ay makapag-comment pero ang kanyang kinalang presence ay ating pong in-acknowledge katulad po ng ating kapatid na Tita Corazon Navarro ng Sito Balanga Bataan, Gables Navarro Family at gayon din ang kanyang kapatid na si Mel Ganunan diyan sa batang USA, God bless Noonan family, purihin natin ang Panginoon. At ganyan na Brother Ernel Arcangel Felix ng USA, Every Step Every Nation, God bless Felix family. At ganyan din ang kapatid na De La Cruz ng Calaca, Batangas, God bless De La Cruz family. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos at gayon din sa mga iba pa. Yes, po rin ang Panginoon na maglingkod ng Panginoon Diyos ay pansamantalang nagpapaalam po sa body sa atin mula episode 736 tungo sa marami pang episode na ating pong
haharapin mula Lunes hanggang Sabado, alas 9 umaga, samantalang araw po ng Linggo, alas 10 ng umaga. Yes, pasasalamat at shout out sa ating Panginoon sa Kristo at gayon din ng Holy Spirit, ang Diyos Ama, ang nag-iisang Diyos, nahayag sa tuwing persona, sa mga ang angels ng Panginoon, gayon din ang buong kalangitan at gayon din ang buong kaharian ng Diyos, kingdom favor, kingdom blessing, kingdom peace, and a kingdom justice sa bawat isa din sa araw-araw at gayon din sa tuwi-tuwi na. Purihin natin ang Panginoon at babay po sa bawat isa din sa muling pagkikita. Hallelujah!